eto na nga, tag-durian ngayon dito sa Malaysia. So, ayan. Kapag ka bumili kayo ng durian, chinachop na nila yan. Per piraso. And then, andito ang iba-ibang klaseng fruits. Ang syempre, ang popular dito ang dragon fruit. At ang kanilang mga maliliit na avocados. Mangga, peras, iba-iba. Kaganda ng mga prutas. Ito naman ang fresh na soya milk. So yan nga guys, ganito ang street foods dito. Puro food truck. Karamihan sa kanila is food truck. Ayan. Tapos, ito yung kanilang parang dessert. Actually, hindi parang. Hindi siya masasabing dessert, hindi rin siya masasabing pwedeng panglagay sa pansit. Kasi hindi siya matamis. So, yung ibang Chinese, nilalagay nila ito sa bakute. Ay, yung mga mahahaba, nilalagay nila yan sa bakute or yung parang patatim sa atin. Ganun. Ito naman ang famous na pork crackling or suyuk. Suyuk. Ayan. Para siyang lechon, kumbaga sa atin. Or crispy pata, parang ganun. Sobrang crispy ng balat. And then, ito ang rojak. Rojak, meron siyang mga singkamas, may shrimp paste, merong tofu. Ito naman yung parang halo-halo nila. Si Manong matagal na to dito. Ito naman ang sikat na egg tarts, mga siupaw. Ayan, guys, nandito na sila since 1988. Ayan, napakatagal na nito. Established na talaga sila. So, paborito ko yung egg tarts nila. Meron din silang cashew and buko tarts. Mga ganyan. Pero syempre, mas masarap pa rin yung ano natin, yung buko pie. So ayan, iba-ibang variants. Pero lahat masarap. Bali, nagkakahalaga ng 250 hanggang 4 ringgit ang isang piraso. Depende kung ano yung gusto yung purchase. Ito naman yung tinatawag nilang mga kuey at saka mooncake. Yan, nagsama-sama na dyan. Mga kuey or kakanin. Kumbaga sa atin, kakanin yung mga malalagkit. Ayan. So, iba-ibang klase dito ang kadisplay. Iba, ubos na at paubos na. Ayan, ito yung mga kuey. Parang tikoy yung texture niya. Tapos, mooncake. Ayan, hopya. Kumbaga sa atin. So, ito naman ang tinatawag na kuay tiao. Or pansit nila. Stir fry pansit. Yan, iba-iba rin variants dyan. Pero since hindi ako pwede na may seafood, so hindi ko pinalagyan ng shrimp yun sa akin. Yan, ang bilis lang nila lutuin kasi pre-cook naman na siya.
So, ang isang portion or isang order, nagkakahalaga siya ng 6 ringgit. 6 ringgit ay 70 pesos sa pera natin. Nandito naman tayo now sa herbal shop. Madaming klase dito. Mga fruits, vegetables, may mga tree barks, roots, may mga bulaklak. Yan. Iba-ibang gamit niyan. Yung iba para sa soup, sa chicken soup. Yung iba naman para talaga siya sa pampahilom ng sugat or yung mga nagre-recover sa sakit, mga bagong panganak. Yan. So, maraming klase dito. Maraming klase. Ito naman yung mga dried seafood. May abalone, sea cucumbers. Iba-iba siya. May mga dried mushrooms. Meron din na mga kakaiba at mahirap hanapin ng mga mushrooms. At ito naman yung mga famous na mooncakes. Medyo pricey siya ng konti i-compare sa normal na hopya. Kasi ang isang piraso nagkakahalaga ng 12 to 14 ringgit, which is 150 pesos ang isang pirasong hopya. At ito naman yung herbal coconut. Ito yung mga dried mushrooms and fungus. Ayan. Medyo may kamahalan ng konti, pero effective nga siguro talaga, kaya ganun. Nilalagay din nila sa drinks and desserts. So, balik tayo dito sa mooncake. Bibilin ko tong charcoal mooncake. Itong paborito ko, guys. Napakasarap. Meron siyang salted egg sa loob. At hindi siya sobrang tamis, kaya gusto ko siya. So, that's it for today, guys. I hope nag-enjoy kayo sa ating video. Maraming maraming salamat po sa panood. Bye!